Welcome to Cucina ni Deli. Sabay-sabay po tayo. Welcome back to my channel. So, ngayon pong araw na ito ay isi-share ko po sa inyo kung paano po ako magluto ng ginisang alamang or ng bagoong. Napakasimple lang po nito kasi konti lang po ang mga ingredients na gagamitin dito. Kaya, tena na po at samahan niyo po ako sa aking pagluluto. So, ito yung mga ingredients. Ito yung alamang, half kilo ito. Ito naman yung half kilo na pork. Ito yung laman, ito naman yung taba, or ito ang gagawing mantika, itong taba ng baboy. Then kamatis, bawang, sibuyas. So maglalagay din po ako ng siling green or siling pansigang, optional po ito. And then vinegar and black pepper. So maglalagay din po ako ng water. Okay, so unahin po natin yung taba ng baboy at ito po ay mantikain natin. Mahina lang po ang apoy nito. Palabasin po natin yung mantika. Takpan muna natin. So, buksan natin. So, ito po. Malambot na yung baboy nito and nagmantika na siya. Lumabas na yung mga mantika niya. And iset aside ko muna siya. Patayin muna natin ang apoy. Mag-isa na tayo. Unahin ko yung sibuyas. Then, bawang. Sulit ko na itong kamatis. So, ito yung laman ng baboy. Lagay ko na yung laman ng baboy. Lagyan ko siya ng paminta. Mga half tablespoon. Okay, so, takpan ko muna. Palalambutin natin yung baboy. Check natin. Ito yung pork. Medyo malambot na yung pork. Lumambot na siya doon sa mantika. Next, lalagay ko na yung alamang. Ayan. Lagyan ko na rin siya ng suka. Mga 5 tablespoon na suka. So, kailangan maluto po yung alamang. Kaya lalagyan ko siya ng 1 cup of water. So kailangan ko ay matuyan to hanggang sa maluto po yung alamang. Takpan uli natin. So medyo tuyo na ito. Luto na yung alamang. Lalagay ko na yung asukal. 3 tablespoon na asukal. And ilagay ko na rin yung taba ng baboy. Pwede rito kanina. Yung asukal, hindi ko nabanggit kanina. Pero nasa sa inyo po kung gusto nyo nilagyan ng asukal o hindi. Optional din po yung asukal. So, takpan muna natin. Then, maya-maya ilalagay natin yung siling pansigang. So, i-check natin. Lagay na po natin itong siling pansigang. Optional din po itong siling pansigang.
pwede rin pong wala. And pwede rin po kayong maglagay ng ano, ng siling labuyo. Nasa sa inyo po yan. Siguro mga 5 minutes pa pwede na itong hanguin. Takpan ulit natin. Ito natin. So, ito, luto na po ito. Medyo, kung nakikita niyo po yan, naglalamis-lamis na siya. Golden brown na siya. Hanguin na po natin. Patayin na natin ang apoy. And ready na ito for serving. So, ito na po yung finished product. Tikman na po natin. Masarap po talaga nito. May kasamang rice. Sarap. Medyo tama lang po siya sa lasa. Kasi gawa yung, hindi siya matamis na matamis. Konti lang po kasing asukal. Kailangan naghahalo pa rin yung alat at saka yung asukal. And yung alamang niya, kailangan maraming tubig. Lutong-luto talaga yung alamang para masarap. Masarap. Kahit konti lang na alamang ang ilagay nyo sa kanin, malasa na. Masarap din yung may siling green. Kahit po yung siling labuyo, nasa sa inyo po kung ano yung gusto niyo na siling ilagay. Pero pwede rin po nang walang sili. Masarap. Okay, salamat po muli sa inyong panonood ng Kusina ni Deli. And nagpapasalamat po ako doon sa patuloy na sumusubaybay ng Kusina ni Deli. And doon po sa aking mga subscribers, maraming pong salamat. And sana po ay lagi nyo pong subaybayan ang video ko. And sa susunod ko pa pong mga videos, ipapakita ko po sa inyo yung mga iba't iba pang mga recipe na aking lulutuin. Kaya lagi nyo po akong abangan. And lagi po natin tatandaan na always cook with a big, big love. And don't forget to subscribe. And pwede po kayong maglagay ng comments sa baba ng aking video. Thank you so much. Bye. God bless.